Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang pahayag ni Teddy Atlas at si Gary Russell tungkol kay Pacman versus Errol Spence. Sinabi ni Gary Russell Jr., WBC Featherweight Champion, kakaiba daw si Pacman, karamihan sa fighter ngayon pinipili kung sino ang gusto kalaban. Pero si Pacman pinili pa rin daw ang top welterweight fighter kahit 42 ang edad, kaya saludo daw siya kay Pacman. Ibibigay daw ni Gary Russell ang honest opinion niya sa laban kung distansya ang labanan at susubukan ni Spence na maging outboxer. Siguradong makukuha daw ni Pacman ang panalo. Magkaiba sa sinabi ni Timothy Bradley, dapat ang gagawin daw ni Spence gamitin ang jab at huwag palapitin si Pacman para hindi makatama. Pero para kay Gary Russell, bas pabor kay Pacman kung distansya ang labanan dahil sa volume punches at speed na binibitawan ni Manny. Pero may chance pa rin daw na may manakout sa laban dahil physically strong daw si Spence, mas malaki. Karamihan daw sa malaking mama kung magbitaw ng malakas na power punch at nagmintis. Siguradong mag-overextend ang katawan kaya ito daw ang samantalay ni Pacman para magbigay ng counter. Kaya hindi daw mananalo si Spence sa decision, knockout lang daw ang pag-asa ni Spence. Kung hindi daw masaktan si Manny Pacquiao sa mga suntok ni Spence, siguradong magkakaproblema si Spence sa buong 12 rounds. Kung sakaling makuha daw ni Spence ang panalo, sigurado siya ang takapagmana ng trono. Pero malaking respeto pa rin daw kay Pacman dahil pinili niya si Errol Spence. Pagdating naman sa payag ni Teddy Atlas, sinabi niya kailan daw tatanda si Pacman. Isang extraordinary daw ang pagkapanalo ni Manny laban kay Turman. Pero ngayon laban kay Errol Spence, matagal daw na bakante si Pacman at may edad na 42. Sigurado magbabago daw ang kondisyon pero may posibilidad na maging reverse daw ito kay Pacman. Pwede mag-recover ang katawan dahil nagpahinga ng mahabang panahon. Bumilib naman si Atlas kay Pacman dahil hindi daw umaayaw sa challenges lalo na sa malalakas na kalaban. Hawak daw ni Spence ang napakaraming advantage, napakalaking tao, isang Olympian at isang undefeated champion. Kaya hindi daw magandang desisyon ang paglaban ni Pacman kay Spence. It doesn't seem like a good idea. Pero ito daw ang ginagawa ng isang tunay na greatest fighter. Labanan ang pinakamalakas na fighter sa division. Kailangan lang daw gamitin ni Pacman ang bilis sa lahat ng oras sa laban. Dahil ito ang mabisang sandata kontra kay Spence. Pero kailangan din daw niya maging matalino sa laban. Iba na daw ang galawan ni Manny Pacquiao ngayon kumpara sa kanyang prime. Pero isang special fighter daw si Pacman. Kaya ito ang nagustuhan ni Atlas kay Manny Pacquiao ang pagiging greatest fighter. Pinapatunayan niya na mali ang prediction ng karamihan. Pero sana wag daw magaya si Pacman tulad kay Muhammad Ali. Pwede na daw siya magretiro pagkatapos ng laban dahil delikado sa kanyang kalusugan. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.